Isang estudyante ng University of the Philippines Los Baños ang natagpuang patay sa loob ng kanilang bahay sa Binian, Laguna. Sinaksak daw ng di pa nakikilalang salary ng biktima matapos pagnakawan. Mula sa Binian, Laguna, may ulat on the spot si Dante Perelio. Dante? Yes, Rafi, nakaburol na nga ngayon dito sa Binian Funeral Home sa mga labi ng UPLB student na matapos pagnakawan ay pinatay pa sa loob ng kanilang bahay kahapon. Rafi, labis ang paghihinagpis ng mga kaanak ng 18 anyos at third year agriculture student ng UPLB na si Maria Victoria Reyes. Matapos nga siyang matagpo ang patay at may isang tama ng saksak sa dibdib ng kanyang ama, pasado alas 12 ng tanghali kahapon sa loob ng kanilang kwarto sa kanilang bahay sa barangay San Vicente, Binian, Laguna. Naisugod pa sa University of Perpetual Health Hospital sa Binian ang biktima pero idineklara na siyang dead on arrival. Sa inisyal na investigasyon ng Binian City Police, Rafi, nawawala ang di pa mabilang na halaga ng pera, laptop computer, cellphone at digital camera ng biktima. Mag-isa lang ang biktima nang patayin siya at maaaring kilala raw nito ang salarin dahil walang sinyalis ng pwersahang pagpasok sa bahay nito. Nanlaban rin daw, Rafi, ang biktima dahil may mga palatandaan ng mga sugat sa kamay nito. Patuloy naman ang investigasyon ng pulisya sa pagkakakilanla ng suspect. Ang magulang niya para sa kanya, napakarami niyang pangarap. Nawala ng lahat dahil sa kawalan ng napakawalang yamo. Angot ka, Diyos. Di ka na nakinuha mo na ang lahat. Ninakaw mo na lahat sa kwarto ng apo ko. Pagkatapos ay pinatay mo pa, hindi ka nasihan. Makonsensya kayo sa ginawa ninyo. Sana po, Diyos lang ang nagbigay sa atin ng buhay at Diyos lang ang may karapatang kunin ito. Hindi lang sinira nyo ang buhay ng bata. Napakarami niyang pangarap sa buhay. Rafi, nananawagan ngayon ang mga kaanak ng biktima sa mga otoridad na sana itutukang mabuti ang kasong ito nang mahuli agad ang may kagagawa nito. At yan ang mainit na balita mula rito sa Binian sa Laguna. Balik sa iyo, Rafi. Maraming salamat, Dante Perelio.